What's up, Cebu? So today we are going to interview Philippine Looper. Two-time Philippine Looper, no? Yes. We will ask them about their experience sa kanilang Philippine Loop. So first loop ni Sir Dave, may kasama siya na grupo, wala siyang angkas. Pero second time niya, kasama niya na ang kanyang wife. Hello, my name is Mary Rose. My name is John Dave. Alright, so first, before we go to your couple Philippine Loop, let's talk about your first muna. So how was your first Philippine Loop experience? My experience was so great kasi first time nga ng mga Cebuano na magpi-Philippine Loop. So yung grupo namin, bali different groups kami individually. So na ano lang, kinonvince ko lang sila na mag-Philippine Loop, ayun naman, sumama sila. So kasama ko sina Maynard, si Wilfred, at saka si Jeanette, yung isang babae namin na HPG. Tapos, yung experience talaga maganda, lalo na nung time na yun kasi hindi pa gaano kauso or kakilala yung Philippine Loop. Although meron na mga ilan na nagpi-Philippine Loop, that was 2011 yata nag-start. Pero for us kasi, yung Philippine Loop namin is first ever na na-document in video. Oo nga eh. So kaya maraming nag-share noon, tapos maraming na-inspire sa video namin. So simula noon, the next year noon, marami na nagpi-Philippine Loop. 2016 yung first Philippine Loop mo, no? So, yung second time na Philippine Loop naman was with your partner na? Yes, 2019. Last year lang. So, very recent lang. So, ayun. So, my question is, bakit mo naisipan mag-Philippine Loop with your wife? Siyempre, kasi nouna kasi, hanggang sa update lang ako sa kanya. Nakita ko maganda talaga kung kasama ko na siya. But that yung time kasi nung first loop ko, hindi pa kami nagsasama noon. So bawal pa. Okay. So ngayon, isang bahay na lang, saka siguro it's time na para makita niya ang kagandahan ng Pilipinas. So mahirap kasi yung just like what you said, update lang, no? Mahirap kumbaga ma-describe sa wife mo kung ano yung nakikita mo, no? Tama. So for you, how was your experience? So yung experience ko is medyo mahirap kasi hindi naman ako sanay mag long ride. Pero na-cope up ko na rin kasi for how many days. So yung experience ko is talagang maganda. Maganda talaga yung mga view, yung mga sights, kahit napapagod ka na, at worth it pa rin. So I think marami tayong may inspire na mag-asawa na magsasama mag-Philippine Loop. Ano ang advantage ng kasama mo yung wife mo sa Philippine Loop? Siyempre, advantage nyo isa nun is habang nagmamaneho ka, kung solo ka lang, nabuburingan ka, di ba? Tapos para kang baliw na nagsasalita na lang sa sarili mo or nagkakanta na lang while nagmamaneho. So advantage nun is meron kang kausap habang nasa biyahe ka. Tapos may mga times na may pumipigil sa iyo, may kumukurot kapag masyado na mabilis. Na-enjoy talaga pag kasama mo yung mahal mo. Ang sweet naman. Para sa iyo, ano ang advantage ng kasama ka ng asawa mo sa pagbiyahe? Of course, number one, safety namin. Kasi kapag lumagpas yung speed niya sa 100, okay talaga. Kasi may anak pa kami. So, dun. Ang finish line sa bahay. Oo. So, second is kapag feel niya napapagod siya, tagahilot. So, tagahilot lang ako. Yun, advantage din. Oo, nga naman. Sabi niya sa akin yung, so, parang antok na ako. So, sasampalin niya ako. So, kukulitin ulit.
Or, and then the third one is kapag sinabihan niya ako na yung sa headache niya, may dala-dala akong medicine. So, so yun ang advantage talaga. Yung safety, tapos yung mga medicine. May nurse na kasama. May nurse, lahat. Ako na talaga nagdadala lahat. Ah, okay. So, sobrang ano talaga, no? Kumbaga, comfortable ka mag-drive kasi alam kong safe ka mag-drive kapag kasama mo yung asawa mo. Tsaka wala nang update-update. Oo, oh, wala nang update-update kasi kasama mo na eh. Tama nga naman, no? And then, yung, eh, na marunong, marunong ka ba mag-drive? Hindi. Ah, angkas lang. Angkas lang talaga. Hindi niya gusto. Ayaw niya. Baka matuto. Malis, di ba? Ah, mahirap na. Siya naman ang mag-update sa'yo kung natuto siya mag-motor. Oo nga naman. And next, sa inyo, as a couple, ano yung pinaka nakakatakot na na-experience niyo during the Philippine loop? Ah, yun, pinaka matakot. Yung sa bridge. Sa akin kasi araw-araw, exciting yung ride eh. Oo. Oo, so... kung experience lang siguro, siguro nung pumunta kami ng Mindanao, may isang militar lang na nakausap namin na sinabihan kami. Bali, isang warning yun na huwag niyong pasukin to dahil peligro daw. So doon lang kami na, sa buong loop namin, doon lang kami naka-experience na, ay, talaga, parang natakot din kasi nga yung kasama namin is young politician, tapos isa is ex-militar. So, dapat talaga maingat. So, doon lang na part. The rest talaga, everyday, exciting yung ride. How about you? Ano yung pinaka nakakatakot mo na experience? Of course, kasi ako, afraid ako sa mga matataas na lugar. Oo. So, yun lang. Kapag yung lugar is one way lang, tapos walang barrier ata, sasabihan ko siya, huwag dyan, lumayo ka dyan, ayoko. So, sa mga babangin-bangin na banda. Mga unfinished pero, roads. Pero worth it naman yung view. Ano ang pinaka maganda or unforgettable experience nyo during the Philippine loop? Lahat, para sa akin, lahat. Lahat naman. Nakakamiss talaga yung biyahe ka sa iba't ibang lugar. Siguro pinaka the best talaga na gusto ko talaga balikan is going Northern Luzon, especially Mountain Province kasi talagang yung scenery doon napakaganda, yung climate nila malamig. Although mainit sometimes pero hindi naman mainit na kagaya sa dito sa baba. Sa bandang talagang, region 2 yun, no? Region 2. Diyan na part niyo. Yun. How about you? Ano ang most unforgettable na part ng loop, yung pinaka di mo makakalimutan? Actually, yung sa may... yung Patapat Bayadak. Bridge, o Bayadak, o yun talaga. Sobrang ganda. San yun? San yun banda? Pagudpod. Ah, Pagudpod, sa norte. Isa din yun sa paborito kong balik-balikan. Oo. Eh, sobrang ganda naman talaga doon. Next is, ano naman ang pinaka-romantic place na napuntahan nyo during the Philippine loop? Yung Sagada. Although, hindi naman siya pang-romantic na place, pero doon kasi namin parang nafe-feel yung lugar eh. Oo. Oo, Sagada, the best yun. Masarap din yung mga pagkainan, yung kainan doon. Oo, masarap doon. Ay, hindi po napuntahan yun, sayang. Dapat mapuntahan na. Ikaw, most romantic place with your husband during the loop? Hindi naman sa lugar, pero yung romantic place, yung kasama ko lang siya. Ah, ang sweet naman! Diba? Yung kasama mo pa lang yung kasama mo siya palagi. Nasa ride. Throughout the loop. Bilang sa lugar, para sa akin, everyday. Ano naman yung naging common issues ng pinag-aawayan nyo during the loop? Meron talaga yan. Lalo na pag hindi kayo yung desisyon. Oo. Dahil din sa pagod, yun. Isa din yun sa
Stress, no? Oo. Kaya nga, may times talaga na hindi na kami mag-uusap. Pero hindi naman, ano, sandali lang. Kung naman yung taga, ano, tagay. Hindi talaga ng sorry. Yun. Pero okay lang. At least, hindi naman perfecto tayo, di ba? May away talaga yan. De, pero maganda rin yun, sinabi mo na minsan na lang yun. Kumbaga, katahimikan lang yung kailangan para ano, maisang yung galit minsan. How about yun? Ano naman sa tingin mo? Yung sa akin is yung sabi mo, yung tahimik lang kami. Oo. Pero siya, yung speed ng motor niya, sobrang lakas. Alam ko na yan. So, instead na umawak ako sa kanya, sa likod niya. So, bilang mag-asawa, ano yung naging parang preparation nyo para sa loop? Actually, yung preparation siguro, mga araw lang eh. Uh-huh. Although, may budget na. Yung pag-sched ko nun is, kasi before, nag-loop kami, pumunta rin kami doon sa Luzon, nag-kotse. Parang nasabi ko lang na babalik ako dito ulit, sama sa motor. Parang ganun lang. Tapos, mga siguro ilang weeks, yun na, Philippine loop na. Philippine loop na. So, yung preparation talaga, maxi lang. So, so napanood ko yung, ano, yung loop nyo na, so, NMAX yung lola nyo, di ba? Kami lang na mag-partner, pag aalis kami, south or north, dito lang ng Cebu, ah, parang kulang pa yung isang box, tsaka yung compartment. Parang nyo napag-gasha yung mga gamit. Yun, suggest ko lang sa mga aspiring loopers, no? Especially pagkasama nyo yung official back rider nyo, huwag kayong magdala ng maraming damit. Sabihin natin 2 weeks, huwag kayong magdala ng 14 na pairs din. Mm-hmm. Sa amin kasi, lima sa akin, lima t-shirt, ganun lang. Laba lang kami, sa kanya din. Mm-hmm. So, bali, kasi yung NMAX na pinahiram ni Tito Bobby, or maraming salamat pala Tito Bob sa pagpahiram sa shout NMAX out mo. Yun, malaki naman yung compartment din sa NMAX, so laking tulong na din yung U-box, mm-hmm, tsaka yung top box. So, kasya lang talaga yung gamit namin, buti na lang. Yun. So, naglalaba talaga kayo during, yes, the loop, no? Hindi naman araw-araw, pero minsan talaga, may damit ka talaga na ibalik mo na lang. Oh. Sa 12 nights namin, bali dalawa lang yung nights na nag-hotel kami or nag-hotel. Uh-huh. The rest nun is libre sa mga kakilala. Ah! Yun din advantage kung marami kang kakilala along the way. Oo nga. Yun. So, nakatipid ka at nakatipid the same time. Hindi mo na kailangan ng malaking compartment na. Tama nga naman. Magkaiba ba ang budget ng solo sa kasama mo yung asawa mo? Actually, yes. Big yes. Kasi nga, sa solo, ikaw lang yung kakain. Mm-hmm. Although sa tulugan, kasi pag solo ka, kasi mean na solo, pwede ka namang solo, pero may kasama ka na grupo. So, sa isang room, pwede kayong apat. Oo. Yung sa, kung kayo lang ng misis mo, uh-uh, siyempre, yung mga rooms kasi, depende sa rate, let's say 500 to 1,000, so malaki yung gastos mo. Kaya kumpara mo sa apat kayo sa isang room, di ba? Oo nga naman. So, dun pa lang, lalaki na yung accommodation, yung budget sa accommodation, tapos yung pagkain din, times two. Say, kung solo ka, 3 times, a day, yung meal mo, gawin mo ng 6 kasi may pack-ride ka na. So, may mga depende sa bibilihin nyo. So, I suggest pag may pack-ride ka, dagdagan mo na lang ng 10 to 15,000. Oo, yun, tama nga naman. Sa original na budget mo as solo. So, tama nga naman kasi kung ikaw lang mag-isa sa biyahe mo, pwedeng room for the boys eh, no? Pwede kayong magkakasama ng boys. Tama. Pero pagkasama yung asawa mo, syempre may konting privacy din. Kasi first of all, yung safety ng partner mo, and then para din privacy, di ba? Para sa inyo, ano yung lugar na pinuntahan nyo na may pinakamasarap na pagkain? Wow! Na local delicacy, ha? Sarap! for me, dun sa Abra, yung Bagnet na binagungan. Yon, masarap yon. Sir Alex Go. Salamat. Oy. Alex Go ng Abra. Oo. Kaibigan yon.
Ah, so ano yun? Kumbaga, sponsored nila or libre nila yung ano? Libre nga kasi si Alex ko may ari ng hotel doon sa Abra. Eh. Ah, kaya doon din kami nagstay. Kaya maraming salamat sa Alex. Shout out to you, ano ang pinakamagandang lugar na napuntahan nyo during the Philippine Loop? Marami. Marami kagaya na lang ng yung pagodpod. Patapat Viaduct, dito sa Bangi, yung windmill. Sa'yo? Sa akin is windmill, then... Yung windmill patapat, saan nga yun? Bangi. Ilocos Norte. Ilocos Norte. Then yung sa may Patapat, and of course yung papunta ka ng Sagada. Yung Cervantes, maganda yung view Cervantes talaga. Cervantes. Besang Pass. Pupunta din sa... If ever meron kayong babalikan, meron kayong gustong balikan na lugar, hindi Philippine Loop, o ano ang gusto nyong balikan? Na yung diretso kayo doon, hindi Philippine Loop na biyahe. Okay, actually, yun yung plano namin for next year sana. Uy! kung wala palang COVID. Babalik kami sa Mountain Province. Talagang gusto namin yung looban. Mm-hmm. Hindi yung the usual na dito sa mga service road. Was inspired kasi ni Tito Bobby going inside the terrain. So marami talagang mga looban doon na magaganda. Like Kalinga, yun. Isa doon sa gusto, isa din yun sa gusto kong puntahan. Malaki kasi yung Mountain Province. Isa na yung kay Wangud. Kay Wangud. Parang nakita ko may picture yata kayo doon. Oo. Nakapunta din kami. Ano din yun? Iba din, hindi yung Philippine Loop. Sinadya talaga namin. Mumotor pa rin. Motor pa din? Yes, galing sa Cebu. From Cebu, oh my. Pero kayo, yung motor na ginamit nyo, how was it? How was the experience? So, we were using NMAX 155 during our loop. That was for Visayas, Luzon lang. Kasi sa Mindanao, nag-EFZ ako, 150. For me kasi hindi pa ako naka-experience na nag-big bike doing long ride. So for me kasi small bikes okay na, sapat na kasi nga importante lang is makapunta ka sa destination na gusto mong puntahan. Advantage lang ng big bike is ano talaga siya, mabilis lang. Pero kung sasabihin natin yung pag-enjoy sa ride, pareho naman makukuha yun eh. Small bike at big bike. So, for me, small bikes, okay na okay lang. Affordability and accessibility, parehas tama lang. Din, or mas cheaper pa sa smaller bikes, no? Sa barko, mas cheaper yung bayaran mo yung sa pamasahe, gasolina, tipid. Yun. Okay, tama nga naman. So, dahil nga nasabi mo na rin yan, so ano yung mga advantages ng lower CC na motor sa pag-Philippine Loop compared sa higher CC? I don't wanna talk about sa big bike kasi hindi pa ako naka-experience nun. Sa smaller CC, for me, isa din yung makatipid ka sa gasolina talaga. Yung sa pamasahe ng barko. Tapos sa mga traffic areas, siyempre magaan yung small bikes, madaling i-insert lang. Tama nga naman. Kasi pag big bike ka, talagang mahihirapan ka dun. Especially, papunta ka ng Maynila, palabas ka ng Maynila, grabe talaga yung traffic dun. Mas matagal ba ang Philippine Loop kapag kasama mo yung partner mo compare sa solo ka lang? For me, kasi yung ginawa kong Philippine Loop noong 2016, 21 days kami nun. Oo. Mali, na-stranded kami, may bagyo kasi. Okay. Nung kasama ko na yung wife ko, 17 days. Actually, 19 days yun. May dalawang araw kami na stopover, rest day. Doon sa Pasig. Yun, shout out pala kay Mark Magnifico Magsayo. Siya yung doon kami natutulog sa bahay nila. Siya yung nag-host ng tutulugan nyo. So, yung schedule talaga ng yung biyahe namin is talagang exact lang. Wala na kasi may mga anak kami, mahirap kasi malayo sa mga anak. So, iniwan na namin sa mga magulang namin, kaya mahiya din kami. Okay. So, kumbaga,
yung buong biyahe nyo point to point naka-schedule na siya. Naka-schedule na po lahat yan. Grabe, no? Ah, dahil nga naman naka-ilang beses ka na nabiyahe, no? So, kumbaga, dapat talaga, paggawa mo ng itinerary, dapat tingnan mo yung availability mo. Kung ilang araw ka lang pwede mawala. So, let's say 15 days lang yung time na free mo. Oh. So, dapat i-consider mo yung every destination mo, kung ilang kilometro yung bibihin mo araw-araw na pasok sa 15 days. So, ganun yun. Paglalagpas ka ng mga siguro 20 days, ang advantage nun is marami kang mapupuntahan pa. Mm-hmm. Side trips, bali yung 15 days. Meron nga naka 8 days talaga, actually. 8 days? Oh, Dante Cruz. Philippine Loop. 8 days? Pero yung ginawa niya is parang tulog lang sa barko. Oo. Tapos ano, bakbak ng bakbak. Eh, sa amin naman, sabi ko, ay, di ko gagawin yan. Oo. Gusto ko i-enjoy yung ride. Oo. Yun. Parang siguro para sa akin yung 17 days, no, parang mahirap yata yun. Kasi kung i-imagine mo, uy, minsan lang ako makakapunta yata sa lugar na to. Parang maganda pa yata magstay kahit ilang oras, no? Magpicture, magvideo. Talagang kulang yung 17 days mo. Kung gusto mo talagang puntahan yung mga gusto mo sana puntahan, actually, pagdating mo sa isang lugar, marami pa yung mga tourist spots. Kaso lang, dahil gipit sa oras, bali doon lang tayo sa Arco or doon sa mga malalapit lang, picture lang. Mga welcome. Alis na naman. Yun yung buhay looper din. So, ayun. So, let's talk about your very trending na 4-minute Philippine Loop video kasama yung wife mo. So, that has a total of ilang views yun? Nasa 1.5 million views na yun eh. 1.5 million views. Grabe, dami, no? Dami, natuwa. Kasi, kahit ako, nagulat ako. Kasi, nag-start ako mag-vlog siguro a year ago. Pero nag-focus ako ng January pa lang. But nung nakita ko yung video mo, sabi ko, paano ginawa nitong taong to pag-cash-in yung buong Philippine Loop niya ng 4 minutes? So, ikaw, can you describe paano mo ginawa yun? Anong mga actually, ano? Meron akong long version nun. Oh. It was a 14-minute video yung length niya. For me kasi, pag manunood ka ng video, yung iba kasi, ano lang, first 1 minute, 3 minutes, tapos hindi na nila ipapatuloy. So yung ginawa ko, yun na lang, nagawa ko ng shorten video. So naisipan ko, itong 4 minutes, pagkakasyahin ko yung mga videos ko dito. Mm. So yung mga main lang, main highlights yung nilagay ko. So bali, yun, pumatok naman. Okay, just visit, search my page, Philippine Motorcycle Portal. Nandun lang, naka-pin post lang yung video ko. Okay. Baka gusto nyo panoorin para ma-inspire naman kayo na maglulok. Meron din kaming YouTube channel. Search nyo rin Philippine Motorcycle Portal. Nandun lang yung 14 minutes video. You said, sa buong biyahin nyo, ang dala mo lang na memory card is 32 gig. Oh my god, tama. Paano mo nagawang pag-cashin yun? Tip ko lang, sa mga nag-video din, huwag kayong mag-video na parang yung mahaba, yung 5 minutes. Huwag nyo lang mga seconds kung say, maganda dito na part, bibidyo niyo lang para kasya talaga yung 32 gigs nyo. And how about any advice that you can provide para sa mga aspiring Philippine looper? Yun, sa mga aspiring Philippine loopers dyan, take time. Kasi yung Philippine loop hindi biro. So yung preparation mo from physical, mental, yung sa motor, kondisyon. Pagpatuloy nyo lang, kung gusto talaga nyo ng mag-Philippine Loop, in good time, dadating yun, yung right time talaga. How much is the budget? For small bikes, siguro mga 30 to 50,000. 30 to 50? Yun, pasok na yun. So, as an OBR, as a wife, and as a bike ride, ano yung mga ma-advise mo sa mga mag-aspiring na Philippine looper? So, sa akin lang, maging matatag sila. Huwag silang magpapakita na nahihirapan sila sa partner niya. So, parang
ikaw, shield ka lang sa kanya. Na ipapil mo na andyan ka lang sa kanya. Kapag kailangan mo, kailangan ka niya, nandyan ka lang. So, dapat, yung lambingin mo, ganun, dapat kahit pag-aaway kayo, mindset mo, dapat andyan ka sa kanya. So, yun lang, maging matatag. Tama nga naman, no? Kaya tulad na yung sinabi mo na, kumbaga, stick ka lang sa plan or sa goal ninyo na. Oo. Kahit pag-aaway pa kayo, ganyan. Stick lang talaga. Dapat andyan ka lang sa kanya. Na-experience nyo ba or meron bang hindi magandang nangyari? Na-disgrasya ba kayo during the Philippine loop? Salamat sa Diyos. Wala naman. Okay, very good. Aberya, wala din. Siguro yun ano lang, yung naubusan lang ng brake pads. Yung sa front tsaka sa rear. Akala ko anong yung panay bakal na tunog. Tumutunog. Yung pala, wala na palang brake pads. Kaya, dito Bobby, bago yung brake pads mo ah. So, yung mga part na yan, no? Eh, yan ba yung mga pababa na part? Oo, dun sa Aurora, pababa kami, papuntang Tubigaraw. Dun ko na-feel na parang may hindi maganda. Yun. Pero, yan na naman, basic lang yung minor lang na problem. Minor problem. So, anong mga advice ang mabibigay mo sa mga aspiring Philippine looper para hindi nila ma-experience or para ma-resolve nila agad yung ganong problema? Dapat talaga yung motor mo nasa kondisyon talaga. Lalo na sa engine, yung gulong, tsaka gaya sa akin, yung brake pads. Dapat check nyo yung brakes mo. Alam naman ang mga riders yan eh. So yun talaga. Tsaka papers. Dapat yung dokumento mo nandyan sa motor mo. Baka naiwan mo. Tapos nag-loop ka na. Naku. Tapos madaming photocopy siguro, no? Para ready na sa mga ports. Meron ding mga ports na kukunin nila yung photocopy. Pero bihira lang yun. Okay. So, thank you John Dave for having us here sa bahay nyo at sa pagsama sa akin sa video natin, no? Thank you din, Jomski. So, ayun guys, let's continue supporting Philippine Motorcycle Portal, Cebu Creative Media, and Jomski TV. Like, share, and subscribe. Salamat!